Magandang hapon po. Magagawa po tayo ngayon ng bangus sa bote. So ito po ang ating mga step by step. Maglagay po tayo ng asin sa planggana at ibabad ang bangus. Ito pong mga bote na to, na-sterilize ko na po siya. Maglagay tayo ng paminta, bawang, ayan po, lagyan natin ng pickles. Conforme po sa dami ng gusto nyong pickles. Ayan, maglagay din po tayo ng olive. Ilagay po natin ang bangus. Tatlong bangus po ang nilagay ko dito. Sa ganyang garapon, kasya lang po ang tatlong bangus. So, siksik na po yan. Yung bangus po yan, nababad ko na sa asin overnight. Brining ang tawag po dyan. So, lagyan natin ng dried chili o dried chili. Kahit po yung hindi dried, pwede rin pong ilagay dyan. Ako, mas pinili ko kasi yung dried. Lagyan din natin ng carrots. Inislice ko na po yung carrots. Pwede po nating lagyan ng design ng ating carrots. Pero since na pangbenta siya, simpleng cut na lang po ang ginawa ko para hindi masyadong matagal sa proseso. So, naglagay din po ako ng bay leaves. Ayan po, nilagyan ko na rin ng chili flakes. Asin. Huwag po natin masyadong kadamihan ng asin dahil baka umalat po yung ating sardinas. Dahil kasi nababad na po siya sa asin overnight. So, lagyan na po natin ng oil, olive oil, or corn oil. Pwede rin pong corn oil. Kung ano yung kaya ng bulsa nyo. Pero mas maganda kasi, olive oil lang ilagay natin. Ginamit ko po yung chopstick para bumaba yung mantika sa ibabang ibaba. So, yan, punasan po natin yung gilid dahil may mga mantika po yan at saka may mga dumi-dumi ng isda. So, bago po natin siya isalang, kailangan siguraduhin po natin na malinis po yung paligid ng ating bibig ng bote. So, yan, patuyuin din po natin yung ating takip, yung lid. Para po pagka sinalang natin siya, maganda po ang magiging resulta ng ating canning. Canning po ang tawag dito sa ganitong klase. Ipe-pressurize po natin siya maya-maya. So, ayan. Lagay po natin ng, lagyan, paalala po, no? Lagyan natin ng, kung ano man mailalagay nyo sa ilalim para tumagos dun sa mag-pass by yung air, hindi nun nakadikit mismo yung bote sa ilalim ng kaldero natin kasi baka po may tendency na mabasag po yan. So, ayan po. So, tumunog na po yung ating pressure cooker. Makikita nyo dito, medyo parang kumukulo-kulo pa yung loob ng ating bote. Ingat lang po tayo at mainit na mainit yung bote natin. Hanguin na po natin isa-isa. Ayan. Ayan, makikita nyo po na ako ay yung pang-oven po nag-loves. Ayan, makikita nyo na medyo kumukulo-kulo pa yung ating sardinas. Yung loob niya. Mainit na mainit. As in, super init po niyan. Kaya be careful sa paghawak, baka kayo'y mapaso. So, ayan po ang ating finished product. Ang ating Spanish sardines. Napakasarap niyan. Ito po, baliktarin natin siya para ma-check kung may leak ang ating sardinas.
Hindi ko po maibibigay ang costing ng ating sardinas, no, dahil sa Amerika po kasi ang presyuhan nito. So, kung nasa Pilipinas kayo, kayo na ang magtantya kung paano nyo maibibenta.